Narinig mo na ba ang kwento ni Fat Cat? Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbawi ng isang professional gamer sa kanyang buhay nang dahil sa pagkabigo sa pagkibig. Sino ba dapat sisihin? Yung taong mas piniling mahalin ng kanyang sarili? O ang taong nagdesisyon na ibigay ang lahat para sa kanyang iniibig? Usap tayo. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? I don't usually do this kind of content, pero maganda itong pag-usapan ngayon dahil napapanahon. Dahil sa pagkakataong ito, maraming mga kabataan o mga younger generations ang masyadong mapusok pagdating sa pag-ibig. Hanggang saan ang kaya mong ibigay? Pag-usapan natin si Pang Mao. Oo, si Pang Mao. Kilala mo ba si Pang Mao? Hindi mo kilala si Pang Mao. Fat Cat. Does it ring a bell? Oo, Fat Cat, the professional gamer. Si Pang Mao, or mas kilalang Fat Cat, ay 21-year-old professional gamer. 21-year-old na na-in-love sa isang 27-year-old na babae na ang pangalan ay Tanzu. There is not much information about Pang Mao or Fat Cat's family background. Pero masasabi ko, based sa mga nababasa ko, na hindi siya nagmula sa isang mayaman na angkan. Kaya nang sa gayon, kailangan niyang gumawa ng paraan upang ma-provide ang mga pangangailangan ng kanyang girlfriend. Upang maibigay ang lahat ng demands ng kanyang girlfriend, gumawa ng paraan si Fat Cat upang nang sa gayon maka-earn ng mas maraming pera. Binabayaran si Fat Cat ng 20 yuan or 2.80 US dollars bawat laro. Ginamit niya ang kanyang talent sa gaming. Gumawa siya ng 36 accounts na ginagamit niya sa kanyang booster services. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang sakripisyo. Sobrang tinipid din niya ang kanyang sarili upang nang sa gayon mas makaipon siya ng maraming pera upang maipadala kay Tanzo. Magkano ang naibigay ni Fat Cat sa kanyang girlfriend? Tinatayang nakapagbigay siya ng about 510,000 RMB. In US dollars, ay nasa 71,000 US dollars. Love is giving. Love is full of sacrifices. Pero hanggang saan nga ba dapat? April 11th, madaling araw. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay nagpadala si Pang Mao or Fat Cat ng 66,000 RMB o tinatayang 9,135 US dollars sa kanyang nobya. Hindi pala nobya. Ex-girlfriend na si Tanzu. Ex-girlfriend. Oo, ex-girlfriend. After all the sacrifices that Fat Cat did for Tanzu, iniwan pa rin siya nito. Nakipag-break sa kanya ang pinakamamahal niya na si Tanzu. At dahil sa sobrang sakit, sa sobrang kabiguan, nagpa siya na lang si Fat Cat na tapusin ang kanyang paghihirap. Sa kabila ng lahat ng sinakripisyo at ibinigay ni Fat Cat kay Tanzu, ay hiniwalayan pa siya nito. Oo, kipag-break si Tanzu kay Fat Cat. Kinapos niyang lahat. Hindi niya kinaya. Habang tumatakbo at umiiyak, bigla-bigla na lang siyang tumalon. Tumalon sa Chongqing Yangtze River Bridge.
The world was devastated about what happened. But here's the thing. At this point, hindi pa natin alam kung ano ang nangyari. Hindi pa natin alam, not until nakita ng kapatid ni Fat Cat ang kanyang cellphone at doon lumabas lahat ng kanyang napagdaanan. Dito lumabas ang katotohanan. Ang kanyang girlfriend pala ay puro hingi ng pera sa kanya. Ang girlfriend niya, panay, ang hingi at hut-hut. Kaya nagawang magsakripisyo ng sobra-sobra ni Fat Cat upang nang sa gayon maibigay lahat ng luho ng kanyang girlfriend. Subalit, sa kabila ng lahat, iniwan pa rin siya ng taong kanyang mahal. Makikita sa social media na nagdadalamhati ang China tungkol sa pangyayaring ito. Pero may tanong lang sa isip ko. Sino bang may kasalanan? Sino ba ang totoong may kasalanan? O meron bang may kasalanan? Sino bang may kasalanan? Si Pang Mao or Fat Cat? Nagdesisyon na ibigay ang lahat para sa kanyang girlfriend at hindi nagtira para sa kanyang sarili? O si Tanzo na mas mahal ang kanyang sarili? Kayo na po ang sumagot.